Mislim sa Paris na tarap. She is the vocal person para sa Silangan for Reg'l. So, ako na yan magbibigay ng personal. At ito tuloy ko talaga yung message para sa inyo. But first of all, allow me to pay courtesy to our honorable congressman, the honorable Edgar Manisamiento. Thank you for the support, sir. And of course, the honorable mayor, Mayor Aquino, sa walang sabang pagsuporta sa PDEA, pagkakaroon ng office dito sa Calbayog City. And of course, Reverend Father Noel Labenja, Dr. Fortaleza, sir, ang pinakamalakas nating suporta kung bakit nagkaroon ng Balay Silangan. And not only Balay Silangan, of course, the ongoing community rehabilitation program. So, dalawa na yung program. But actually, Balay Silangan is just a continuation of community-based rehabilitation program. By the way, nakalimutan ko. So, kung nag-tiyapin na dito ko pala, a very good friend. Hindi nang tagal sa oro ko, kinuha ni Sir Ronald para mag-subilitis sa kapayo. But, so Balay Silangan is just a continuation of community-based rehabilitation program or the barangay tracking program. Because kung maaalala natin yung section ay yung board regulation ng number 2016. So, handling of drug surrenders and other personalities. Isa pa lang ang address natin, yung mga users natin. And that is to the community-based rehabilitation program. Ang tanong, what about pusers? Pusers before there are no other intervention, but to subject them for anti-drug operation. But because of this, Balay Silangan, kung i-interpret ko, Balay Silangan, bakit Silangan? Nakaharap ka sa Silangan, isang bahay. So, bahay, pag-asa. Ibig sabihin, palaging dapat meron pag-asa kasi sumisikat ang araw sa Silangan. Kaya itong mga pusers natin ngayon, bibigyan natin ang chance na makapagbago to reformatory rehabilitation. Kaya nagkaroon ng concept yung Balay Silangan. And who are eligible, sinabi ka rin dito, unang-una yung ating mga users na hindi siya ay balutanet, walang court order, walang warrant of arrest. Pangalawa is yung mga nag-deeply bargains natin. Isa yan actually sa pinaka-concern natin, kaya nag-effort na ka tayo magkaroon ng Balay Silangan. Because yung pag-deeply bargain is not an assurance na mag-reform yun. In fact, marami tayong namomonitor ng PDEA party na ginamit lang yung legal basis na yun para umalik. Alam ni Bokyap yun. So kaya nga ito, good thing, meron ang Balay Silangan ang kabayo. Pangatlo, meron yung mga na nag-charge na sa violation ng RTO 9163 na nag-back-serve na rin ng terms at bumalik na sa community. They are also eligible. Pwede rin silang mag-enroll dito sa Balay Silangan. Of course, it will depend on the court order kung how long they will stay in Balay Silangan. But the minimum reward is at least 1 month living sa Manila. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng lugar. Nandito yung mga surrenders natin talagang magpo-focus na doon sa mga activities na makakalimutan nila. At take note, this is more of reformatory rehabilitation. It is different from that medical rehabilitation which we had implemented doon sa mga drug users. May tanong, paano kaya sir nag-pre-bargain? Papasok yung doktor natin, makakaroon ng TDE or TDP drug dependency test and found out na yung puso na nag-pre-bargain is gumamit pala ng drugs. Paano ano yun, sir? Truly address first yung pagiging lucid na kaya nandaroon siya DPE. So, papasok muna siya ng community-based rehabilitation program. After that, after completion ng CPRP, allow na siya pumasok sa Balay Silangan. Kaya parang i-address naman yung kanyang pagiging puso.
Kasi this is more of attitude problem pagdating daw kasi sa pusers. Kasi sabi ng mga nahuli natin, anya sir, kasi naman sir, wala kaming mahanap na trabaho. Kaya magpenta na lang kami ng dag. Pabilis na pera, wala pang kapagod-bagod. Kaisipan po ng mga tama dyan, di po ba? So may papakuhin natin, we will train them, we will reform them. And after that, after 1 month to 3 months period time, na hindi pa sila nagbago, eh, problema na. So, batas na ang ating papahiran. Kaya nga, kung makikita natin yung PUI natin doon sa Balay Silangan, natin lahat ang approach. Alam na alam ni Doc yan. What is the difference pagdating naman doon sa ating CDRP? Halos na lahat nilang, di ba Doc? Yung introduction is halos na doon. Pagdating lang doon sa part na medyo talagang yung attitude na may yung focus, doon na nagbabago. May family presentation, meron dito. So, ang isa sa bago dito is we need to encourage private organizations to assist us, to provide livelihood program, to provide employment to our graduates. Kasi nga, isa sa assurance dyan, i-trench na ng TESDA, hahanap pa sila ng trabaho ng PDEA. So, wala nang dahilan para sabihin nila na wala silang mahanap na trabaho, di ba? But, first, they need to submit themselves first to the requirement of the government. Maraming nagtatanong, sir, paano naman yung pamilya ko? Kung mag-aandar ko ng Balay Silangan, 1 month or 3 months, you need to choose. It's either mas malala ang mangyayari o magsakripisyo ka ng isang buwan para sa panghabang panahon na kapayapaan. So, ganun, may hirap natin. So, yun lang ang ano natin sa Balay Silangan. So, yung Balay Silangan is actually, sabi ng board regulation, is dapat LTO mag-ano. Pero, we don't believe that. It should be collected there. So, kaya lang, yung PDEA, we commit ourselves 24/7, if this possible. Of course, PDEA also, we commit them as palabas security. And dito, napakaganda, hindi ka tatama rin mag-provide dito po ng security. Habang nagsisikrete ka, magtanim-tanim ka ng sarili mo kung nandito, niyakalihin ka. Of course, yung health sector natin, through Dr. Fortaleza, MSWD, DILT, yung iba pa, yung private organization, na naniniwala doon sa programa ng ating pamahalaan, na may mangyayari, may pagpabago pa. Kaya nga, Balay Silangan, Bahay Pag-asa. Habang sumisikat ang araw, dapat hindi tayo mawawala ng pag-asa. Yan po, maraming salamat. Mga pahinga ka, ha, ato'y natalangin.